Good day sa inyong lahat, mga ka-campers. Welcome back to our channel. So for today's video, ipapakita namin sa inyo ang aming side trip pagkatapos ang Loretta's Vineyard. At meron din kaming i-share sa inyo na remedy kung sakaling maputulang kayo ng tent pole gaya ng nangyari sa amin dito. So sit back, relax, and enjoy! Naka-flat na siya. Alam niyo, wala ako na. Pagkagaling namin sa Loretta's Vineyard at habang hinihintay ang confirmation sa pagbisita namin sa isang bagong campsite, nag-lunch muna kami sa isa sa mga paborito naming puntahan, ang Paseo Rizal Mayagay. Side trip? Sa kasamaang palad, hindi pa suitable for camping ang bagong campsite na ito. Kaya naman, nagsuggest na lang yung katiwala na merong dalawang campsite sa malapit sa kanila. Ganda ng view. Kuya, ano pangalan mo? Daisy po. Daisy? Pag car camping, saan pa? Ang problema sa, ito po ang car camping kasi natin. Meron dalawa po yan talaga. Problema natin po, inaunan yung muna. Okay lang. Sige po doon, paparada lang po. Tanungin ko siya. Sige po. Meron talaga po yan talaga makamay ito. So, parang gusto niya nga doon eh, siguro. Wala akong jacket na gala. Pwede kang kumuha ng, eh no? Ito, slanted pa rin siya pero hindi masyado tulad dun. Pagdating namin dito sa Campersville, agad-agad kami tumingin sa paligid upang maghanap ng magandang lugar para pagtayuan ng tent. Kung makikita nyo, walang masyadong flat ground. Nakita naman namin tong gilid na to sa kanilang campsite na parang ginawang daan. Nakita namin kasi na hindi siya ganun ka-slope. Dali mo, sir! Ayoko. Kaya nagpasa kami na dito na lang magtayo ng tent namin. Kaya naman si Sir Kokoy, binabana niya yung kanyang sasakyan. Kayang-kayang babayan ang sasakyan niya to kasi 4x4 sa kanya. Hindi ko naman na sinubukan na ibaba yung sasakyan namin. Kaya naman ang hirap na lang ako ng trolley okay, kay Sir Kokoy. Hindi namin naasahan na dito kami magka-camping. Kaya naman hindi namin nadala yung aming mga jacket. Noong bago ko dumilim, umabot ng 19 degrees ang lamig dito. Pinahirapan namin yung sarili namin eh. May gusto namin ng kakaibang experience. So, andito kami sa may Campersville. Slanted to, slope. Ayan, no? Tingnan nyo kung gaano ka tarik yan. No? Yung sa akin, hindi ko na binaba yung kotse ko. Baka hindi na ako makaahon eh. So, dito kami mag-set up. Kaya namin pinilit dito kasi ito yung view. Tananan! Ayun daw yung viewscape po. Oh. Ayun part na yun, oh. Okay. So dahil sa view. Tsaka yung sea of clouds bukas. Baka mamaya part ng sea of clouds tayo dito eh. Matatak. Yung likod natin, sea of clouds. Yun lang. Ganda ng view. Sige, set up muna kami. Pangalawang ano na to, camping site ngayong kalokohan na to. Tigil na namin itong mga pambubudol nyo. Sa pagkakataon ito na magtatayo ng tent, alam namin na magiging challenging dahil medyo malakas na ang hangin dito. Pero, hindi namin naasahan na meron pang darating na mas malakas na hangin. Kaya naman, hindi rin namin naasahan ang susunod na mangyari. Thank you.
na ako. Naiinhi na daw siya. Sige na, umihi ka na muna. Parang hindi kaya. Hirang ka alambre. Hindi na, hindi ka kaya alambre yan. At hindi na nga nagawa ng paraan yung aming naputol na tent. Kaya naman tinulungan ko na lang si Sir Kokoy na itayo ang kanyang tent. Bago pa mangyari ang pangyayaring ito, alam ko na merong nabibiling mga repair kit para sa mga pole, yung katulad ng mga aluminum sleeve. Ang problema naman sa Shopee at Lazada, wala akong makitang mas makapal sa 13mm diameter ng pole namin. So 11mm diameter na sleeve ang nakikita ko. Nahuli na. Tereng! Ito kami ngayon matutulog sa tent ni Sir Kokoy. Lumit yung tent namin kasi nabali nga yung pole ng aming tent. So pinahiram kami ng tent ni, buti na lang dala ni Sir Kokoy ang kanyang dating tent. Yun yun, yung malaki bago, bagong budol niya. So tatlo kami dito matutulog. Yakapan na lang, tamang-tama, malamig. Lamig na dito. Ang problema pa, hindi kami nagdala ng jacket. Walang dalang jacket. Ang jacket namin, ito. Lagayin namin jacket to si Kurt mamaya. Laban na to. Dito na muna tayo mag-i-enjoy sa pagkain. Ano ba to? Ano ba to? Pinaputok na ano? Tilapia. Tilapia. Ayos. Shhh! Ba't kising ka? Kurt! Kurt! What are you doing? Ayan, gising na kami alaga. Ano oras na ba? 2:30 a.m. pa lang. Hindi ko nakatulog na ako ng haba. Tulog pa tayo, Chris? Okay. Very good. Gusto pa tayo na. Tulog pa dati niya. Sleep pa. Ano ka? Nagising tuloy dadi mo. Ah, doon siya. Ay, gusto niya ng malamig mo. Tulog ulit tayo, Kurt, ha? Night. Ginawa na ginawa. Malamig eh. Kurt, good morning! Good morning! Good morning, Kurt! Good morning! Good morning! Ayan na. Good morning! Kurt? Yan, sad si Kurt. Gulat siya kanina kasi, ay nataranta siya kasi. Ayan, may spray na ko. Nahulog ako dun sa isang pa-slope. Naglalakad kami, pa-slope. Good morning again! Hindi na kami camping. Oo nga. Dito kami sa may Ricardo's. Yes. Isa sa mga magagandang puntahan na sasarap ang pagkain dito sa Tanay. O kasi yan yung view. Okay. Pwede mag-camping. Mamaya sa baba may camping. Kaya lang, hindi car camping. Oo nga, hindi car camping. Resto camping. Resto camping. Oo nga. Lamig. O kasi yan yung view. Okay. Mamaya sa baba may camping. Kaya lang, hindi car camping. Oo nga, hindi car camping. Resto camping. Resto camping. Oo nga. Lamig. Hello guys, so nandito na tayo sa bahay ngayon. Pakita ko lang sa inyo kung paano ko i-repair yung naputol na aluminum pole ng tent namin. So meron dalawang, according to my research, meron akong dalawang nakitang possible na pwedeng gawin. Una, yung by TIG welding. Kaso medyo mahal yung TIG welding. Nagdadalhin mo siya sa machine shop, tapos ipapa-weld mo yung mismong pole. The cheaper one, eto na yun, gagawin natin ngayon. Sa Lazada kasi, meron tayong nabibili, di ba, ng mga sleeve na tinatawag. Ang problema sa Lazada, wala akong makitang thicker than 13mm. Kasi yung pole ko is 13mm ang diameter niya. So usually ang nakikita ko lang sa Lazada or Shopee is 11mm. So ngayon naganap ako sa FB Marketplace, yung mga nagmamanufacture ng aluminum tubes. Bali, nung binili ko to,
16 feet ang haba nito. Sabi ko putulin nyo na lang ng 4 na piraso. So yung isang piraso is 4 feet. So ito ngayon, makikita yung diameter nyo, mas malaki ngayon yung dun sa ano. Pero almost sakto lang siya yung diameter nito dun sa ano, sa aking pole. Siguro meron lang konting uwang para may shoot mo siya dun sa kailangan kasi sa outer side ng ano eh, ng pole. Halos walang gap. Nalihi ko na rin siya. Okay guys, na idikit na. So, antayin mo na lang matuyo yung epoxy. Okay, so babalitaan ko na lang kayo kung effective ba itong aking remedy na ito sa next camping namin. Marami rin pala kaming kasama dun. So, watch out guys dun sa aming next camping. Ingat kayo lahat. Alright, thank you again guys for watching. See you on our next video. Peace!